Hey, what's up? Ready na ba ang maganda kong pamangkin para bukas? Tito, kinakabahan ako. Paano kung hindi na naman ako matanggap? Paano kung ma-reject na naman ako? Pambihira ka naman. Kung ganyan ka lang din naman mag-isip, so wag na lang tayo tumuloy. Tito naman eh. Hey. Alam mo, Becky, okay lang kabahan, pero yung pagiging negative mo, ay sus, for sure, negative din ang punta sa'yo. Bahala ka. Tito naman eh. Puro ka tito naman eh. Alam mo, nagtataka talaga ako bakit hindi mo namana ang confidence ko. Iyalos namana mo na nga lahat ng kagupuan at katalinuan ko. Hindi mo pa nakukuha lahat. Alam mo, Becky, kailangan kasi halaki dito makinig ka, okay? Okay. Kailangan positivity pa ilalim mo at hindi puro negative. Para naman pagdating mo dun, hindi ka aanga-anga at para mawala yung kaba mo. Gusto mo malaman kung paano, ha? Opo. Heto. Piso? Ano gagawin ko sa piso po? Nga. Sira. Talagang isusubo mo. Maluto. Sabi mo eh. Sira ka talagang bata ka. Gagawin mo dito, ilalagay mo to sa sapatos mo. Sa loob, ha? Siyempre, kapag naramdaman mo ang lamig sa piso, yan ang mag-a-absorb lahat ng kaba mo. Maniwala ka sa akin, effective yan. Talaga, oh? Oo. Ano? Ready ka na ba? Yes, Tito. Salamat po. Basta, galingan mo. Okay? Tumango na lamang si Becky bilang tugon. Bukas na ang itinaktang araw ng pangatlong audition niya. Bata pa lang siya, ay pangarap niya na talaga ang maging artista. Kahit extra lang ay masaya na siya. Naging inspirasyon niya ang iniidolong artista. Walang iba, kundi si Frin Sarocha. Pangarap niyang marating din kung saan ito nakatungtong na kasikatan sa industriya ng showbiz. Magaling itong umarte at napaka-humble. Minsan niya na itong nakita sa isang mall show. Mula sa malayo ay halos hindi magkandamayaw sa pagtili si Becky para lang ipaabot ang mainit na suporta sa iniudulo. Sayang lang at hindi niya ito nakita sa malapitan. Kung papala rin siyang matanggap bilang artist ng Idol Factory, hindi posibleng magiging magkatrabaho silang dalawa. Bagay na nilook forward niya kahit na nababalot siya ng kaba ngayon. Pero kapag naaalala niya ang nais niyang maabot, ay bigla siya nagkakaroon ng lakas upang harapin ang mag-i-interview sa kanya bukas. Kahit na excited, ay pinilit pa rin ni Becky ang matulog ng maaga upang ihanda ang beauty niya para bukas at para sa kinabukasan. Ano? Tulog na ba ang alaga mo? Oo. Sa wakas, makakatulog na din ako. Teka, paano naman ako? Nag-text na ba si ate mo? Hindi pa ba siya uuwi? Madaling araw na siguro yun uuwi. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na muna dyan sa sofa. Kuhanan na lang kita ng kumot at unan. Ano? Buhay nga naman, oh. Oh, heto. Umidlip ka muna. Baka sabihin mo, di kita inaasikaso dito. Konsensya ko pa. Naanito ka sa may abot ng unan at kumot. Wow, salamat ha. Pero mas matutuwa ako kung tatabihan mo ako.
Yuck. Bet. Ew. Joke lang. Grabe ka. Masok ka na nga sa loob. Tatawag na lang ako kay Nicole. Teka, ba't mo ko pinapapasok? Nanay, bakit ta, ha? Sabi mo, matutulog ka na, diba? Hindi ah. Manonood pa ako ng TV, no? Agad na tinungo ni Cindy ang TV at inoon-iyon. Akala ko ba dito mo ako pinapahiga sa sofa? Eh bakit dyan ka nakaupo? Sorry naman. Tugon itong umusog sa pinakadulo ng sofa. Pagkatapos ay pumwesto na ito sa pagkakahiga. Hi, buti naman sinagot mo na. Ang daya mo. Ba't wala ka? Sorry talaga. Hindi ako nakapunta. Mabawi na lang ako. Sorry naman. Hindi ah. Nandito nga ako sa bahay ng boss ko. Baka bukas na ako makauwi. Depende kung may masasakyan pa. Napangiwi si Cindy habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Sa pangalan niya lang nakilala si Nicole. At ito ang unang pagkakataong narinig niya ang boses nito. Aray, ang sakit naman. Ang daming lamok, ano ba yan? Kapatid ng boss ko, kasama ko. Tsaka yung anak ni boss. Nako, sinabi mo pa. Huli ka. Kanina ka pa kagat ng kagat, ha? Muntik pang nadakman ni Cindy ang hinaharap ni Beth dahil sa lamok. Cindy! Anitong nabigla. May lamok eh. Ay, anong ulit ang sabi mo? Oo nga eh. Bukas na lang. Free ako bukas na gabi. Maaga ko uwi. Sige. Happy birthday ulit, ha? Dahil sa kapilyahan, ay bigla na lang pumasok sa isip ni Cindy na lakasan ang volume ng TV. O kaya't biglang napalingon si Beth sa kanya. Cindy, ano ba? May kausap ako. Hindi ko kasi marinig ang ingay mo. Pambihira naman to. Dahil hindi naririnig ang kausap, ay minabuti na lamang ni Beth na lumipat sa kusina kung saan nakasunod pa rin ang malas CCTV ng mata ni Cindy. Nakakatawa ka pala. Ibang-iba sa una kitang nakita. Ang sungit mo kasi. Oh, talaga? Ako masungit? Oo, kaya. Tugon ni Ria na halatang may amats na. Well, natural lang naman siguro yun sa taong buntik na makita ang pet. Oh, shucks. Wala na muna akong nakita. Promise. Sabay na nagtawanan ang bagong magkakilala na sina Liza at Rian. Habang sina Sarah at Tansh naman ay kakapasok lang ulit sa loob. Mukhang nagiging close na yung dalawa, oh. Oo nga eh. Tara. Tara? Wala naman. May naisip lang ako. Ano yun? Let's go, Tansh. Napanganga na lamang si Tansh nang hawakan siya nito sa kanyang kamay at hinila. Tila nagmistulang sunod-sunuran tuloy siya ng mga sandaling iyon na para bang nagpatianod na sa umaagos na tubig sa ilog. Finally, you're here!
Saan kayo galing dalawa, ha? Sis, lasing ka na. Tama na yan. Sis, I'm fine. I'm good. I'm okay. Masarap kasi kausap mo si Liza eh. Hey, by the way, Lai, best friend ko nga pala si Tanj. At ang aking kaibigan, si Sarah.